Sanay na si Dino sa kanyang pag-iisa. Trabaho, bahay, bahay, trabaho. Mula nang iwan siya ng girlfriend na si Hannah, ay kinalimutan na niya ang salitang pag-ibig. Naglalakad lang siya papunta at pauwi mula sa trabaho, parang exercise na rin daw. Lahi ng may third eye ang kanilang pamilya. Ngunit ni minsan ay hindi pa siya nakakita ng kakaiba. Iniisip niya nga na baka siya lang ang walang third eye sa kanila. Hanggang sa isang white lady ang makita niya sa kanyang paglalakad sa ilang na lugar ng San Juanico. Umiiyak ito habang nakaupo sa isang nakatumbang puno. Nagulat pa ang white lady nang lapitan niya ito at usisain. Tinanong ni Dino ang white lady kung bakit sa tinagal-tagal niyang dumaraan sa lugar na iyon ay ngayon lang niya ito nakita. Ayon sa white lady ay hindi naman talaga siya taga roon. Napadpad lang sa kakahanap niya ng lugar na wala siyang makikitang nag-iibigan dahil sugatan daw ang kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit winakasan niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng lubid. Iniwan daw kasi siya ng lalaking minahal niya at sumama sa ibang babae. Sa tuwing may makikita raw siyang nag-iibigan, ay lalo niyang nararamdaman ang kalungkutang dulot ng kanyang kabiguan kung kaya't nagpapalipat-lipat siya ng lugar. Nakadama ng awa si Dino sa white lady. Siya naman ang tinanong ng white lady kung bakit hindi siya natatakot sa kanya. Simple lang ang sagot ni Dino. Magkaiba lang tayo ng mundo, pero pareho tayong nilalang na may kanya-kanyang misyon. Nagtanong ulit ang white lady, paano kung saktan daw niya si Dino o kaya ay patayin? Natawa lang ang binata, hindi raw siya natatakot mamatay. Dahil naniniwala siyang ang lahat ng mangyayari sa kanyang buhay ay kalooban ng Diyos. Dahil dito ay gumaan ang pakiramdam ng white lady. Mula noon ay palagi na niyang inaabangan ang pagdaan ni Dino sa lugar na iyon. Kayun din si Dino, inaasam na niya na palagi makita ang white lady. Pinibigyan nila ng oras ang isa't isa at nagiging masaya sila. Hanggang sa tuluyan na silang magkapalagayan ng loob. Sa muling pagkakataon ay umibig si Dino at ganoon din ang white lady. Ngunit ang kasiyahang nararamdaman ng kanilang mga puso ay agad nagwakas nang biglang hindi nalang magising si Dino mula sa kanyang pagtulog. Labis iyong ipinagdamdam ng white lady. Muli niya naramdaman ang pait ng sugatan niyang puso dahil sa pagkamatay ni Dino. Nagpasya siyang lumipat na ulit ng lugar, pitbit ang kalungkutan. Ngunit sa kanyang pag-alis ay naramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Napahinto siya at napalingon. Si Dino. Na isa na ring ganap na multo. Bugso ng damdamin ay nagyakap sila. Ganoon na lang ang pagtataka nila nang hindi sila maglago sa isa't isa. Kaya't di naman nila ang yakap na iyon. Sa wakas ay magkasama na sila sa iisang mundo. Sabay na paghihilumin ang mga pusong nasaktan sa mundong kanilang pinanggalingan.